Ang mga librong pambata ngayon, hindi na lang tungkol sa mga prinsesa at prinsipe. Tulad na lamang ng mga akda ng ilang manunulat na sumasalamin sa iba't ibang katotohanan ng lipunan tulad ng homosexuality at pang-aabuso. May nusigaw si Trisha Zakra. Kilalanin sina Obet at Leia, kapwa karakter sa mga pambatang libro na may di pangkaraniwang kwento. Sa pira-piraso at paunti-unting pagkikwento, nasabi ni Leia na ayaw niyang maglagi sa kondo nila, lalo na't kasama ang tatay niya sa kwarto. Sa pagitan ng pagikbi, kinuwento ni Obet na sa iba't ibang pagkakataon, tuwing dinidisiplina siya ng nanay o guro niya, bawat letra ng mura, panlalait at masasakit na salita ay lumalatay pala sa balat niya. Kung dati, kadalasang tungkol sa mga alamat o kaya'y prinsipe at prinsesa ang mga librong pambata, ngayon, may mga librong pambata na rin na ang kwento sumasalamin sa iba't ibang katotohanan ng lipunan. You empower them na makaka-relate sila sa character, makikita nila na sa medyo may hope na ma-overcome niya yung problema niya. Karaniwan ding makulay ang mga katangian at tagpo sa isang pambatang kwento. Pero sa librong ito naman na isinulat ni Randy Garlitos, isang kulay lamang ang nangibabaw. Think makes me think. Sabi nga ng kapatid kong tunay, nakahanga-hanga at talagang bonggang-bongga. Tungkol ito sa araw-araw na mga pangyayari sa buhay ni Adele, isang batang Becky o Bading. Merong ibang gustong sabihin na yung book ko is LGBT book. So actually, it's more of how do we deal with children who are usually nasi-stereotype din natin sila, nadi-discriminate natin sila, nagiging victim sila of bullying. Ayon sa isang psychologist, dapat matutukan ng husto ang mga batang magbabasa ng mga librong ito. Imbes na makatulong, maaari daw kasing makasama kung hindi ito maiintindihan o maipaliwanag ng wasto sa mga bata. Yung mga younger children, like from grade 1 up to grade 5, expose them more to myths, to legends, mga fairy tales. Kasi yun nga, we need to preserve their innocence. However, when they get to be older teenagers, like sa mga grade 6, grade 7, we already want to prepare them for real life. Para kay Nanay Helen naman, makatutulong daw ang mga librong ito sa kanilang pamilya. Parang nangyayari din sa isang pamilya yan. Kukutusin talaga nangyayari sa pamilya natin yan. Pero paalala sa mga nakatatanda, siguruhing handa na ang mga batang magbabasa ng anumang libro na may sensitibong paksa. Mahalagang nariyan ang inyong gabay. Dapat tayong mga adults, we should also understand why these books are written. Whenever we deal with sensitive issues, we always have to talk about them with respect. Yeah, we also have to understand na, you know, people have different belief systems. Trisha Zafra, GMA News.